yan sa akin. Wala. So welcome po sa Inuman Podcast. Palit tayo. Yung guest po natin, yung friend kong buntis. Mahal talent ko. Oh, wow. ASMR muna tayo. Ano to yung Mother's Day special? Kumusta naman yung ano pregnancy mo? Ah, interview pala to, hindi pala to podcast mo. Gusto. Matis ko din. Okay lang. Kailang sagot yan. First time mo, ano? Lumang. Malaki ba yung change dun sa life? Parang hindi mo kasama, kunwari. Malaki ba yung change mo sa lifestyle? Ganun. Ayaw magsalita. Paano mo naramdamang, kasi sa una, syempre, kahit sabihin mong positive yung result ng pregnancy, hindi mo paramdam eh. Hindi ko alam ang sasagot ko. Ano? Ininuman mo pa nga eh, di ba? Hindi ko naman alam eh, mali ka. Kaya nga, hindi pa agad-agad na magbabago yung... Pero nung after, yun na. Lahat na yung symptoms nagsilabas. Saan ano? Anong month yun? After ano na, 2 months. Two months na natin nalaman eh. Hindi. Di ba 2 months weeks. Parang wala pa siyang ano? Wala pang difference. Tinga, nag-inuman. Pero inom. As after no, nung nalaman na, yun na. Suka. Pero suka. Yun yung ano no, yun yung weird part kasi na nung nalaman mo na biglang totoo pala yung mga nararamdaman mo na nagsusuka ka na kasi dati hindi siguro pinapansin. Nilo. Yung before malaman, meron ng symptoms, di lang pinapansin. Kala ko ano lang, yung puyat ka lang, ganyan. Kaya hilo. Pero pinapalayo. Kasi yung isa ring parang naging advantage nga din na late nalaman. Parang hindi naging maselan eh. Kasi kung nauna ka agad yung result na, hindi, yung pregnancy result na parang siguro 1 month pa lang biglang ingat na yun eh. Ang mahirap din kasi doon, kapag hindi mo naman alam, kagad, di ka nga maselan, pero baka mapabayaan mo. Hindi ka pa makapag-vitamins. Wala pang mga gamot-gamot, check-up. Pero agad ba na pag nabuntis or nalaman mo buntis, diretso inom agad na? Yung folic daw, dapat daw uminom agad. Vitamins. Yung folic, albumin. Wala siyang ano. Kasi yun yung ano, di ba? Yun yung maamoy isda ba yun? Malansa? Parang ano? Eh, sabi mo nga, amoy ano eh. Tayo, amoy chocolate. Nag-iba na ba yung pang-amoy mo? Yung parang dating mabango sa'yo, hindi na mabango ngayon. Hindi naman. Mas malakas lang ang makaamoy, lalo na pag mabaho. Pero hindi naman yung sobrang irritable. Naaamoy ko lang agad. Kasi meron yung kay May kinento siya nun eh. Parang, yung ano, amoy nung gisa. Di ba mabango yung amoy nung gisa? Pero nung nabuntis daw siya kay ang baho daw nung amoy nung ginigisa. Wala namang ganun changes. Wala. Sorry po, nagtatanong ako kasi hindi pa po ako nabuntis eh. Buntis ka niya. Yun yung sa lifestyle kasi naging masailan ka na nga na syempre bawal na magbuhat. Pero sabi nila sa office naging mataray daw ako. Oh? Mas... Oh. Sino mga nagsabi dyan? Mataray tsaka mainitin daw yung ulo. Yung parang dire-diretso daw magsalita. Mainipin? Hindi. Parang masyadong... Straightforward naman mag-set, pero masyadong mas ano. Konting mali lang, gano'n? Shoutout sa inyo, bawal kayo magkamay. Hindi, mas maano daw ako. Irritable. Oo. Napiling ko naman sa akin, parang normal ko lang. Ganun ka naman na. Kaya nga, yung weird na. Mas mabilis daw pumitek. Pero dahil hormonal change o talagang, yun yung ano eh, gusto kong maintindihan. Siguro, dahil hindi naman ako buntis. Ang gusto kong malaman. Pero no, first trimester lang. Dahil ba nalaman mong buntis ka, hindi, kaya magbabago yung ano? Pero sabi nila before pa ako, mga weeks noon. Tapos hanggang sa nung nalaman nga na parang na-connect na, kaya pala, ganyan. Pero talagang biglaan lang siya o sinet mo lang talaga sa isip mo na magiging irritable? Hindi, nagkakaroon lang talaga ng issue. Yun lang. Mayos kayo. Baliw. Balik na naman tayo dun sa tanong ko. Ang sinasabi ko nga kasi, hindi siya pilit na dahil buntis ako, mas maingat ako, therefore, mas mainipin ako, mas biglaan na lang, o gradual. Hindi ko napapansin. Pero sa kanila, alam nila nagbago daw. Pero pag, nung pinoint out nila, kumalma ka o ganun ka pa rin. May time na yung bibig ko talagang dire-diretso.
mga comment. Tapos parang feeling ko normal lang. Pag na-point out nila, bumabalik ka sa... Ah, sorry naman ah. Pero mainit pa rin ulo mo. Kumakalma naman ah. Yung sa akin naman, parang, yun nga, sinasabi mo nga siguro na ano, pregnancy brain. Ewan ko, hindi ako naniniwalang symptoms ng buntis ay makakalimutan. Hindi, marami lang iniisip, syempre. Hindi, yung isa pa nga, na preoccupied ka ba na, kaya ka nakakalimot, ganun. Kasi dati, hindi naman ganun. Oo. Hindi talaga ako naniniwala yun dun sa pregnancy brain. Pero delikado yun. Paano kung tulala ka, tapos tatawid ka? Well, sabi nila, totoo daw yun, lalo na pag na, nag-ano na ka, nag-epidural, sabi. Epidural yun eh, pag mga anak na yun. Yung after na, oo, pero yung sa pregnancy.